Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli na namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your long-distance relationship. For today's video guys, ang pag-uusapan naman natin ay yung tatlong sikreto sa long-distance relationship para magtagumpay ito. I made this video guys for you to distinguish kung may pag-asa nga ba yung LDR nyo na magtagumpay ito. Magkakatuluyan kayo ng kapartner mo. Kasi hindi naman po lahat ng LDR, kahit na sinasabi mong healthy, ay kayo na talaga yung magkakatuluyan. Kasi kung minsan guys, may LDR na healthy sa tingin mo, kasi nga sa tingin mo. Kumbaga sa madaling salita guys, ay nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan. Ayaw mong tanggapin na may something doon sa LDR nyo na hindi normal. Lalo na doon sa kapartner mo, sa pagdadala ng kapartner mo sa'yo, hindi normal. Pero ayaw mong pansinin yun kasi mas gusto mong itatak sa isip mo na healthy yung LDR nyo. Kasi nga gusto mo itong magtagumpay. Wala naman pong masama na mag-look forward for a successful long-distance relationship. Pero yun nga guys, kung hindi naman yun talaga ang nangyayari sa LDR nyo, kasi for sure guys, kung hindi naman talaga ganoon ka-healthy yung LDR nyo, kumbaga ikaw lang yung nag-iisip ng ganoon, hindi kayo pareho nang nararamdaman doon sa kapartner nyo. At patuloy ka pa rin kumakapit kasi nga gusto mong magtagumpay yung LDR mo sa kanya. Hindi po masama ang maging hopeful, pero mas maigi na pong huwag maging tanga. Kaya kung maaari naman na masilip mo yung LDR nyo na magtatagumpay nga ba ito o hindi, ay gawin nyo. Kasi sayang po yung panahon na i-invest nyo sa maling relasyon, especially sa maling tao. So tara, pag-usapan natin to. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button below. At huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you will be notified to all of my upcoming videos. So here we are guys, tatlong sekreto sa long distance relationship na dapat meron yung LDR nyo para magtagumpay ito. So kung nasa LDR ka ngayon, makinig ka at silipin mo to sa LDR nyo kung meron ba ito. Kasi kung meron kayo nitong tatlo na ito guys na ibibigay kong tips sa inyo, ay mas malaki yung porsyento na yes, magkakatuluyan kayo ng ka-LDR mo. So now let's go to our tip number one, which is unexpected things. Hindi lang dapat ikaw yung gumagawa nito, kundi dapat siya rin yung kapartner mo. Kumbaga vice versa, na gumagawa kayo nito sa isa't isa. Unang halimbawa nito guys ay surprises. Kasi usually ang taong nagpe-prepare ng surprises doon sa kapwa o kaya doon sa karelasyon niya ay talagang may feelings yan. Talagang mahal ka niyan kasi nag-i-effort siya. So kung ganoon rin yung nararamdaman mo doon sa kapartner mo, kung gusto mong magtagumpay yung LDR nyo, dapat genuine yung feelings mo. At yun nga, dahil genuine yung feelings mo, ay gagawa ka ngayon ng effort na surpresahin siya. And the reason why you are doing it is to add some spices, to add some twist on your relationship para magkaroon naman siya ng excitement doon sa LDR nyo. Yan ay doon sa perspective mo dahil mahal mo yung tao. Kaya gusto mo siya ngayong bigyan ng excitement. Kaya mo nga siya isusurpresa. So dapat, ganoon rin yung ginagawa ng kapartner mo sa'yo. Kasi kung tanggap lang siya ng tanggap, ikaw lang lahat ang nag-i-effort, ay mahuhulog ka doon guys na maaaring ikaw lang yung nag-iisip na healthy yung LDR nyo. Isa pang halimbawa nito guys ay yung magte-text siya on your Gmail o kaya ikaw naman doon sa Gmail niya. Kasi ilagay na natin guys na yung usual chat box niyo ay nasa Messenger o kaya nasa WhatsApp, sa Line o kahit saan pa mang app yan, as long as yun yung ginagamit niyo for communication every day. Kasi nga doon sa mga app na yun ay mas simple yung communication, mas madali kayong ma-reach out, mas madali nyo rin siyang ma-reach out kaysa doon kung saan sa site na natagpuan niyo yung kapartner niyo. Which is ang malimit na nakakalimutan guys na pwede nyo rin gamitin ay ang Gmail. Pero kahit malimit nyo itong gamitin, ay madalas nyo rin itong chinecheck. Lalo na kung active yung Gmail nyo at ginagamit nyo nga pang register sa mga apps din, sa ibang apps, o kaya from online shops, from everything guys na nangangailangan ng valid email. Yung Gmail nyo for sure ang ginagamit nyo. Pero
dahil na nasa WhatsApp kaya nasa Messenger kayo nag-uusap, ay hindi nyo nakikita yung kapartner nyo na nagmi-message sa Gmail. O kaya ganoon ka rin. Ngayon, to create these unexpected things, ay subukan yung mag-message sa kanya sa Gmail niya. Just imagine guys, kung mangyayari yan sa inyo na bigla may na-receive kang notification na nag-message siya sa'yo sa Gmail. Diba iba yung excitement kaysa doon sa message na makikita mo doon sa Messenger o kaya sa WhatsApp kung saan kayo nag-uusap usually. Pag ginawa mo yan to make your message special o kaya pag ginawa niya rin yan, ay iba yung impact. Kasi nga, hindi mo ini-expect. So, kung magsisend ka ng message, for example, gamit yung Gmail mo, ay gawin mo itong memorable. Halimbawa, just a simple, I love you. Pero sa halip na sa chat box mo ikaw mag-text, ay isend mo ito by email, kalakip ng litrato mo, for example, in the morning. At wala itong pinipiling panahon, guys. As long as wag mo lang din namang araw-arawin. Kaya nga ito tinatawag na unexpected things, kasi nga, hindi mo ito malimit ginagawa at hindi niya rin ito malimit na ginagawa at hindi mo ito malimit na natatanggap mula sa kanya. Pangatlong halimbawa, guys, ay sending photos instead of text. So, pag ina-update ka niya, sa halip na magte-text siya kung nasaan siya, ay bibigyan ka niya ng litrato kasi gusto niyang makipag-interact sa'yo. Hindi lang doon sa mensahe, kundi gusto niyang i-share yung kung ano yung nakikita niya rito at na-experience niya rito, gusto niya itong i-share sa'yo. So, ganoon ka rin dapat sa kanya. Kaya nga napaka-importante guys na kung magbigay ka ng update, lalo na litrato, ay siguraduhin mong may sense ito. At yun nga, pag meron yan sa LDR nyo, lalo na kung vice versa, hindi lang ikaw yung gumagawa, ay malaki yung porsyento na yes, magtatagumpay ito. Now let's go to our tip number 2, which is deep connection. Kung meron ito sa LDR nyo guys, yes, napakalaking porsyento na magkakatuluyan kayo ng ka-LDR mo. Kasi nga, may deep connection kayong dalawa. At paano mo malalaman na may deep connection kayong dalawa? Napakasimple lang po. Yung tipong pag may isang bagay kang iniisip rito, ay maiisip mong magugustuhan niya to. At bakit mo naisip yun? Kasi nga may connection ka sa kanya. So, alam mo na magugustuhan niya ito. At isang bagay lang guys, ang para magkaroon ka ng deep connection sa kanya, kilalanin mo siya ng mabuti. Bigyan mo ng panahon yung pagkikilanlan nyo sa isa't isa. Kasi hindi lang yung sarili mo ang bibigyan mo ng panahon para makilala siya ng mabuti. Ganoon din siya sa'yo. Para ma-build up nyo itong deep connection to each other, ay dapat kilala nyo ng mabuti yung isa't isa. Kaya kung nagmamadali kang mag-asawa, gusto mo kaagad ng commitment sa kanya kahit hindi mo pa ito kilala ng lubos, ay nagsasayang lang po ikaw ng panahon. Kasi for sure, kahit mahal ka ng ka-LDR mo, kung hindi naman genuine yung feelings mo, kasi nga, kung naghahabol ka, it means gold digger ka. It means mahina ka. It means nasa vulnerable state ka pa. Deep connection guys will happen exactly when you two are already ready. So, kung naghahabol ka ng commitment sa kanya, so it means you have a reason why you are doing it. At kahit anong rason pa man yun, so it means hindi ka pa ready. Kasi ang babaeng ready guys, ang hinahanap ay the right one. At ang the right one ay hindi yan basta-basta ibibigay sa'yo kung hindi ka pa ready, kung hindi ka pa handa. Kasi kung hindi ka pa handa ay ikaw lang yung magiging dahilan na masisira yung relationship mo sa tao, sa karelasyon mo, kahit ba the right one na yung matagpuan mo. Kasi nga, ikaw itong may problema, hindi ka pa handa. Kaya napakahalaga na maging handa ka sa sarili mo, maging mature especially, at ang paghahabol ng lalaki guys ay hindi gawain ng mature na babae. So paano mo makukuha yung deep connection doon sa ka-LDR mo kung immature ka? Ang deep connection sa LDR guys ay madalas nangyayari lang sa mga taong ready na at mga taong mature. Kasi nga kung immature ka, ay mas naka-focus ka sa sarili mong feelings. Hindi mo nababasa yung kapartner mo. Kaya paano mo ma-feel yung deep connection yung dalawa kung naka-focus ka lang sa feelings mo kasi nga immature ka. Kaya kung immature ka, ay napakalabo na magtatagumpay yung LDR nyo kasi for sure, ikaw lang mismo ang sisira nito.
Now let's go to our tip number 3, which is be with him or with her because you feel the connection. Kasi kung ang rason kung bakit nakikipagrelasyon ka sa kanya, kasi lonely ka, kaya gusto mo nang may makasama sa buhay, yes, given naman po yun. Yung kagustuhan natin na may makasama sa buhay. Kaya nga tayo naghahanap ng kapareha. Pero yung rason dapat guys sa pakikipagrelasyon ay hindi dapat ganun. Kung hindi, because you feel this connection to him, so be with him. Kasi in that case, yan yung magiging susi kung bakit magtatagumpay yung relationship mo sa kanya kasi magkakaintindihan kayo. Now, isa pang halimbawa guys kung bakit hindi kayo magkakatuluyan ng ka-LDR mo dahil sa mali yung rason mo, another example nito ay yung pagiging desperada. Kasi malapit nang mahulog yung edad mo sa kalendaryo. O kaya nahulog na yung edad mo sa kalendaryo, pero wala ka pang anak at totally single at ang masaklap pa ay virgin ka pa. So kung yan yung reason mo kung bakit ka naghahanap ng karelasyon, for sure yung LDR mo ay hindi mag-work out sa kanya. Kasi nga mali yung rason mo. When you will be on a long distance relationship guys, para ito magtagumpay, silipin mo yung rason mo why you are in that relationship. Ito ba ay dahil desperada ka? Ito ba ay dahil just you are lonely? Or dahil nafe-feel mo na siya na? You feel this connection to him. At nafe-feel mo rin, ikaw na talaga yung para sa kanya. Kumbaga, ramdam mo yung nararamdaman niya na ikaw na yung para sa kanya. Pag ganyan yung LDR nyo sa kapartner nyo, yes, 100% tutuluyan ka nyan. Kasi hindi po sapat ang sabihin guys na consistent yung communication nyo at nasa top list of option kanya. Hindi po sapat na rason yan para kanya tutuluyan. Lalo na kung foreigner yung kapartner nyo guys, ay huwag nyong asahan na kayo lang talaga ang chinachat nyan, na kayo lang talaga ang ka-LDR nyan. Kasi kung ang rason na ito guys, why you are staying in that relationship is because you feel this connection with him, ay masisecure yung feeling mo. At is ka. Wala kang pag-aalala. Wala kang pagdududa. Wala kang mga worries na mag-cheat siya o kaya anytime i-break up ka niya. Kasi kahit ganoon kayo kalayo, lalo na kung hindi pa kayo nagkikita, kahit ganoon yung sitwasyon nyo, ay walang rason para magkaroon ka ng agam-agam kasi nga nafe-feel mo yung connection nyo sa isa't isa. At totoo po yan. I was been on a long distance relationship with my husband guys for 2 years. I don't know kung instinct lang but I really feel this connection with him. Na yung tipong madalas kong nakukulaan kung ano yung ginagawa niya at alam ko kung saan huhulihin yung kiliti niya. Alam ko kung saan siya magagalit. Alam ko kung kailan siya magagalit. Alam ko kung kailan siya masaya. Alam ko kung kailan siya malungkot. Nababasa ko yun kahit doon sa mga words niya, sa mga text niya. I don't know but I do really feel this connection. And that's the reason why I stayed with him on our long distance relationship. Kasi alam ko na siya na. Because I feel this connection with him. At isa pa sa rason guys na kung bakit dapat may connection ka sa ka-LDR mo ay dahil pag may connection kayo sa isa't isa ay madali kayong magkaintindihan kung may mga misunderstanding kayo. At kung may mga pag-aaway man din kayo, ay hindi nyo natitiis ang isa't isa. Kasi nga kung sasaktan mo siya o kung nasasaktan siya, ay ganoon din yung nararamdaman mo, masasaktan ka. So kung ikaw naman itong nasasaktan, ay ganoon din yung nararamdaman niya. Kasi nga pareho kayo ng nararamdaman. Dahil magkakonekta kayong dalawa. Ewan ko kung ano yung magkakonekta sa inyong dalawa. But for me, I think it's our souls. This tip guys is proven and tested on my LDR with my husband. Napakahalaga itong connection sa isa't isa kung nasa LDR ka. So that's all guys. I hope may nakuha na naman kayong tips or ideas. Especially guidance guys for your long distance relationship from your Ate Jing. I hope mabigyan kayo ng liwanag para naman magkaroon ng pag-asa yung LDR nyo. Lalo na kung hindi pa naman huli ang lahat para sa adjustment na dapat nyong gawin para magtagumpay yung LDR nyo sa kanya. Kung kailangan nyong magbago, kung kailangan nyong mag-adjust ng bonggang-bongga, kung kailangan nyong gumawa ng effort, gawin nyo. Kung kailangan nyong maghintay, gawin nyo.
Kasi ang patagalan nga sa LDR, guys, ay yun po yung normal. Ang hindi po normal sa LDR ay yung 1 month to 2 months, 3 months pa lang kayo, ay gusto niya na kayong i-meet. Pwera na lang kung, like for example, coincidence. Kumbaga, pupunta siya ng Pilipinas at since nagka-LDR kayo bago pa lang kayo nagkakilala, so why not? Bakit hindi kayo mag-meet up? Pwera na lang kung yan yung rason. Pero kung ang LDR nyo ay 1 month to 2 months, ay gusto ka na niya kaagad na i-meet, gusto ka na niyang papuntahin sa bansa niya, ay magduda ka kung ganyan. Kasi nga, hindi po yan ang normal sa LDR. Ang normal po sa LDR ay umaabot ng 2 years to 5 years. Hindi na rin po normal kung aabot kayo ng 10 years. So that's all, guys, for more LDR tips. Huwag niyong kalimutan na i-check out yung playlist natin. For your reaction and suggestion, huwag niyong kalimutan din na magbili ng opinion niyo sa ating comment section. And for those who doesn't want to be exposed to our comment section below, you can always follow me on my Instagram. O kaya makipagkonekta sa aking Facebook page na ang link ay ilalagay ko sa description box sa baba para diretso na kayo doon sa Facebook page ko. For now, thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!